Ang virus ay naging kalaban ng sanlibutan sa simula pa lamang at tila'y laging naghahatid ng malaking kawalan sa ekonomiya ng isang bansa. Ano nga ba ang mga viruses na ito? Samahan niyo akong tuklasin ang 10 pinakadelikadong virus sa buong mundo. Let's go! Number 10, Marburg Virus Disease. Una itong nadiskubrihan noong taong 1967. Nagsimula ang pagkalat nito sa laboratories ng Marburg, Frankfurt, Germany at Belgrade, Yugoslavia. 31 tao ang nagkaroon na naturang virus at 7 sa mga ito ay kalaunang namatay. Ayon naman sa Center of Disease Control and Prevention, ang mga unang nakakuha ng virus ay mga lab workers na nagkakaroon ng research sa mga African green monkeys. Kalaunan ding bumalik ang virus noong 1998 sa Democratic Republic of Congo at noong 2005 naman sa Angola. Number 9, Ebola Virus. Zaire Ebola Virus o mas kilalang Ebola, isang di karaniwan pero nakamamatay na sakit. Maaari itong magdulot ng pananakit ng katawan, diarrhea at lagnat. Taong 1976, dalawang sunod-sunod na outbreak ang nangyari sa Sudan, Yambuko, Democratic Republic of Congo. Ayon naman sa World Health Organization, ang Ebola daw ay may average fatality rate na kumakabat sa 50% at makailan lang ay umabot ng 20% hanggang 90%. Number 8, Rabies. Isa na namang nakamamatay na virus ang rabies. Ito ay napapasa sa mga tao na nanggaling sa mga laway ng mga hayop. Isa na rito ang panike, aso. Mga soro at raccoon ay iilan lamang sa mga hayop na nagdadala ng rabies, kaya kung mayroon mang makagat ng mga hayop na ito, nirerekomenda na pumunta kaagad sa doktor. Number 7, HIV. Kung pagbabasihan natin ang pangalan pa lang ng sakit, ay makikita mo na ang HIV ay tinitira ang kalusugan at resistensya ng isang tao. Makukuha ng isang tao ang HIV kapag ang karayon na ginamit sa iyo ay nakontamina ng isang HIV positive o di kaya ay unprotected sex. Ang Human Immunodeficiency Virus o HIV, ayon kay Dr. Al Mesh ng Infectious Disease Society of America, ay nananatili di umano na the one that is the biggest killer. At kasalukuyan pa rin walang gamot ang HIV. Subalit mayroong mga paraang medikal na makakatulong sa pagpapataas ng buhay ng isang HIV positive. Number 6, Smallpox. Hanggang sa kasalukuyan, ang sakit na smallpox ay nananatili pa rin misteryo. Ang nakakahawang sakit na ito ay kumakalat sa buong mundo na nagdudulot ng lagnat, skin rashes, o di kaya ay pagkabulag sa kung sino man na mayroong infection. Marami namang gumaling mula sa sakit na ito, ngunit di maikakaila na sa 10 taong nagkakaroon ng smallpox, 3 rito ang namamatay. Number 5, Hantavirus Pulmonary Syndrome. Taong 1993 na bigla ang buong mundo sa isang lalaking nakatira sa United States nang bigla itong namatay kasabay ang kanyang fiancé. Makalipas lamang ang ilang araw ng pagre-reklamo na nahihirapan siyang huminga. Kahit mga taong malulusog at walang sakit ay delikado pa rin sa virus na ito at ito'y nakukuha sa infeksyong nanggagaling sa mga rodents o daga. Number 4, Spanish Flu. Taong 1918, humarap ang mundo ng isang nakamamatay na Spanish flu pandemic. Umabot ng mahigit 500 milyong tao ang may infeksyon at mahigit 20-50 milyon ang nabawian ng buhay. Kinakailangang magsuot ng mask ang mga tao. Ipinasara din ang lahat ng establishmento. Naging patong-patong na ang mga patay na katawan bago pa man nalunasan ang virus na ito. Number 3, Dengue. Nakukuha ito ng mga taong galing sa kagat ng insekto. Ang kauna-unahang dengue ay nanggaling sa bansang Thailand at Pilipinas noong taong 1950s. Kada isang taon may namamatay na 51 milyon katao. Ang pagkakaroon ng dengue ay maaaring magdulot ng pagkamatay kung hindi ito maaagapan. Number 2, Rotavirus. Mga bagong panganak na babies at mga bata ang pinakadelikado sa virus na ito. Gayunpaman, mayroon ding mga nakakatanda na maaaring matamaan ng sakit na ito. Nagdudulot ang rotavirus ng black stools, dehydration, malubhang lagnat at pagsusuka. Taong 2008, mahigit kumulang 500,000 bata ang di aabot ng edad na 5 ang namamatay sa buong mundo dahil sa naturang sakit. Number 1, panghuli sa ating listahan, coronavirus.
tila ba ang pinakamalumhas sa kanilang lahat ay ang coronavirus na nagsimula sa Wuhan noong Disyembre ng 2019. Hindi lamang ito kumalat sa Wuhan, pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ito idineklara ng WHO o World Health Organization una bilang global health emergency at kalaunay naging pandemic na ito. Sinasabi ng iilan na gawa ito ng China para di umano manipulahin ang buong mundo. Sa kasalukuyang tala naman, ang coronavirus ay meron ng 704,000 cases at mahigit kumulang 34,000 na ang namamatay.